the go. Narito ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go. May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Gani Oro sa On the Go. Anim na po't apat na porsyento daw po ng mga Pilipino. Teka muna ha, tayo natin para mapapanood din tayo eh. Tayo muna natin para maibutong muna tayo. 5:39, ayun, hello, kumusta po kayo? 64% daw po ng mga Pilipino ang palaging sumusunod sa social distancing magmula ng ipatupad ang ECQ o ng pandemic na COVID-19. Ha? 64%. So, may 36% na hindi sumusunod. Yung mga pasaway, yung mga matitigas ang ulo, yung mga ayaw sumunod at yung mga nagpapalusot. Maraming porsyento ni po yan, ha? Mamaya, talakayin po natin yung mga kaibigan. Samantala, sa atin muna ang headlines ng mga On The Go, balitang bago. On The Go! On The Go! Mga balitang bago. Hatid ni Gani Oro. Pagpapauwi sa mga stranded na OFW sa mga probinsya, sinimula na. Target na 30,000 COVID test kada araw na higitan pa. Proseso sa distribusyon ay ikalawang tranche ng SAP o marangkada na. At pagbubukas ng klase sa Disyembre o Enero ng susunod na taon, isinulong na grupo ng mga guro sa halip na yung pinapanukala ng DepEd na sa Hunyo a 24 na ito gawin. Magandang hapon Pilipinas at kumusta po sa lahat ng mga Pilipinong nanonood sa ating palatuntunan sa buong mundo. Sumasa inyo po ang programang On The Go sa himpilang ito ng DWIZ 882 sa inyong mga radio. At kasabay po naman po itong napapanood din sa ating online streaming sa social media. Naka-Facebook Live po tayo ngayon kaya't bari po tayong mapanood ng ating mga kababayan saan mang lupalop ng mundo. Ito po naman ang inyong lingkod, Gani Oro. Tayo po ay magkakasama ngayong araw ng Lunes, 25 na po tayo sa buwan ng Mayo. Ay, ngayon ay Monday, siyempre 5:30 to 6:30 p.m. po tayong magsasahim papawid. Every Monday po yan. Pag Wednesday and Friday naman po, 5:30 to 7 ang ating programa. On the go, balitang bago, mayorya daw po ng mga Pilipino o katumbas ng mahigit 64% ang palagi ang sumusunod sa social o physical distancing magmula ng maranasan ang COVID-19 pandemic. Batay ito sa resulta na isinagawang survey ng SWS o Social Weather Stations sa may 4,010 mga respondents sa pamagitan ng mobile phone poll mula Mayo 4 hanggang 10. Lumalabas din sa survey na 19% ng mga Pilipino ang madalas na inoobserba ang social distancing at 9% ang minsan lamang. Minsan nakakalimot, minsan sumusunod, minsan nababaliwala. Ay lalo kung merong bigaya ng ayuda, may bigaya ng SAP, ay nakakalimutan na po yung social distancing kaya hawa-hawa na sila. Samantala ay habang 6% lamang ang bihirang sumunod sa social distancing at tanging 0.5% lamang ang hindi kailanman inoobserba ito. Ayan, nakita nyo na kung sino-sino yung mga pasaway natin. Isa, ang social o physical distancing sa mga ipinatutupad na hakbang ng mga otoridad para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sa oras nating 5:42 ng hapon, lumabas muna tayo ng himpilan para biganda ng mga pagbabalita ng ating mga Metro Patrol. Metro Patrol. Antipolo Government tumanggap ng COVID-19 test kits mula sa pribadong sektor. Alamin natin ang detalye mula kay Tata Ray Abelia, Metro Patrol Rizal. Tata Ray!
Maraming salamat po kasamang gani. Tuwan-tuwa at galak na galak ang naturang mayor ng siyudad ng Antipolo City sa katampo ni Mayor Andrea Anding Inaris. Kasama ang kanyang mga naturang chief ng legal officer sa katawan ni Kadrika Kapiral at gayon din ang city health officer ng siyudad ng Antipolo City sa katawan po naman ni Dr. Concepcion Alat sa pagkakatanggap ng naturang donasyon po ng COVID-19 mula ito sa SMA Foundation at ito naman ay turnover naman sa SMA Super Malls. Sa panguna po ni Joanna Ropisan at kasama si Dennis M. Martel, may tinanggap lang 200 test kits na nakakalaga po ito ng alagang 5 million piso po yan sa 2,400 test at ito po ay susuportahan ng ating mga kabayan paro na sa mismong siyudad ng Antipolo City. Sa ragdagan po naman ng pagbibigay ng ayuda o ng suporta po ng SMA Foundation ay nagbigay din ito ng tumataginti na alagang 270 million po para naman ito sa mga ospital at kanyang mga naturang local government na sinusuportahan ng kanyang mga naturang residente para labanan ang sakit na coronavirus parang COVID-19. Sa kabilang balita naman kasama ng ganyan no? At ay kabababa lamang dito mismo tayo dumaan sa may Cabana Ortega, sabi nyo talagang natural lamang po mag-pay patron na ang ating mga kababayan dito sa Lalawag Nersam. Tula lamang kayong gagawin ay tayo po ay may karapyo rito, hindi na puro sa pag-uusapan dito, tuloy-tuloy po yan ang karipipuro dito sa naturong lalawigan ng Rizal po. Ayon sa prem ng Metro Patrol, particular sa mga nasa frontliner natin, no, mga kapulisan natin, wala silang sinisino rito sapagkat ito ay utos ng ating katastasan, particular ng ating presidente ng Pilipinas, no, kay Digong. At sana naman ay bigyan ng pansin yan at higit sa lahat, may mga tinatawag tayo mga kababayan, ito pong araw ito ay holiday po ito sa ating mga kapatiran ng Muslim sapagkat wala pong pasok ang mga opisina. Kanina, halos nakasabay natin kasama ang gani yung ating mamaya sa Rizal, pumupunta sila dito sa PCSO, no? Sa mga munisipyo ng Kahinta, dito ang aming isang tulong. Pangailangan nila sa pangaraw-araw ay nabangit ko at sila ay bumalik naman. At ang isang biling ko naman sa kanila, kasama ang gani, kaya po yung magtatanong pagkat itong araw ito ay karawan po ako mga tinatawag natin holiday po sa mga Muslim natin na pagdiriwan itong araw po ng Lunes. So yan din nakuha mga news update mula dito po sa lalawigan ng Rizal. Ito po ang Metro Patrol, Tataray, Aragones, Abilian, Nagol, 10 kilang may todo lakas, DWIC. Metro! Metro! Patrol! Patrol! We pagid ni Tata Ray Abelia, yung holiday ngayon at yung mga kapatid na Muslim ay sineselebrate yung Eid al-Fitr. Yan. Actually, kahapon pa yan, o tumapat ng Linggo, kaya ngayon ay deklarado ng mga piyesta opisyal. So, mamaya, makakapanayan po natin ang tagapagsalita ng National Commission for on Muslim Filipino, rather, National Commission on Muslim Filipinos, NCNF, si Dr. June Alonto Dato Ramos, at magtanong na rin tayo tungkol dito sa Eid al-Fitr. Ang alam ko ay sarado ang kanilang mga moske, yung puok kung saan dalagdadasal ang mga Muslim kapag ganitong mga panahon, no? Pero samantalang sarado ang mga lugar dasalan ng mga Muslim, itong mga moske, at sila ay pinapayagan na magdasal pa rin sa kanilang mga pribadong tahanan sa panahon ng pandemic ngayon. Dahilan sa pinairal pong regulasyon o mga batas tungkol sa pandemic, tingnan natin kung paano pinagdiwang ng mga kamusliman itong Eid al-Fitr. Oras natin, alas 5:47 na po ng hapon. Binabati muna natin na masugid nating mga taga-subaybay, si Daniel Valdez. Nanonood po sa atin sa ating Facebook Live. Umabati rin siya ng magandang hapon kay Martin Paul Sabinet, Henderson. Ayan, happy Monday po from Caloocan City at sa Maynila, Daniel Valdez. Sunny Boy Oro, magandang hapon sir. Gani, napapanood po kami dito o nanonood po kami dito sa Caloocan sa FB Live ninyo.
And then si Nelson Malinaw, magandang hapon po Sir Gani. God bless din sa inyo. Si Nelson Malinaw ay bumabati rin ng magandang hapon kay Brother Daniel. Ayan, sa alas 5:48 na po ng hapon, balikan muna natin muli ang mga pag-uulat mula sa Metro Patrol. Gumawi naman tayo ng Camanava area, Caloocan, Malabon na Votas. At narito ang balita, hatid ni Beth Samson, Metro Patrol Camanava. Beth, magandang hapon. Magandang hapon kasamang Gani. Ito, nawalan man ang oportunidad na makaakyat sa entablado para kunin ang diploma dahil sa coronavirus pandemic, hindi naman mapipigilan ang mga graduate ng Navotas na makakuha ang kanilang cash incentive mula sa pamahalang lungsod. Inanunsyo ni Mayor Toby Chanco kanina lamang kasamang Gani na mamamahagi ang pamahalang lungsod ng 3.8 milyong halaga ng incentive sa 6,037 mga graduates ng mga pampublikong paaralan simula May 26 hanggang May 30. Ang mga graduates sa elementary ay makakatanggap ng 500, samantalang ang mga nagsipagtapos naman sa high school at college ay makakakuha ng 1,000 at 1,500 respectively. By batch ang pamimigay para masigurong masusunod ang social distancing. Inabisuhan naman ng school principal para i-schedule ang kanila, sa kanilang paaralan ang mga makakatanggap ng beneficiaryo. Karamihan sa mga beneficiaries ay mga minor de edad at bawal lumabas ng bahay. Maaaring ang mga magulang o guardian nila ang kukuha ng incentive. Ang mga kukuha ng incentives ay kailangan may dalang home quarantine pass, authorization letter na pirmado ng graduate, photocopy ng school ID ng graduate na may tatlong pirma at photocopy ng kahit anong valid ID ng magulang o guardian kinatawan na may tatlong pirma rin. Pinaalala rin ng lokal na pamahalaan na magsuot ng mask para hindi yung mask na natatakpan ng ilong at bibig kasama gani. Kung hindi po para hindi sila maanuhan ng virus sa pasukan ng virus laban sa COVID-19. Nagsimula ng mamigay na votas ng graduation incentives noong 2019 para mahikayat ang mga estudyante na tapusin ang kanilang pag-aaral o masuportahan ang mga pre-employment needs ng mga nagtapos sa kolehiyo. Mula sa ayan ng Camanava, Beth Samson nag-uulat para sa Himpilang May Todo Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Beth Samson, ang ating Metro Patrol. And po ha, sa mga graduates po naman dyan sa lungsod ng Navotas, Metro Manila. Naghatid sa ating oras, ganap lang alas 5:51 ng hapon. Balitaan muna tayo. On the go! On the go! Ang balitang bago, hatid ni Gani Oro. Inikayat ng Malacanang ang mga local government units na maglaan ng bike lanes para sa mamamayan, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, tiyak na lalong dadabi ang gamit ng bisikleta kapag inilagay na sa General Community Quarantine ang Metro Manila, o saan mas marami ng negosyo ang papayagang magbukas. Sinabi ni Roque na gagawa na rin ng kasado ang kasado ng guidelines sa transportasyon kapag inilagay na sa GCQ ang Metro Manila upang matiyak na may masasakyan ang mga papasok na mga manggagawa. Meron lang po kung iniisip dyan sa bike lane na yan. Alam ko sa Marikina meron, may guhit talaga dyan. Matagal nang may bike lane dyan sa Marikina. Pero dun sa mga lugar, mga masisikip po yung kalsada. Hindi ko ubos maisip kung paano, saan mo pa ilalagay yung mga magbibisikleta dahil sa dami ng mga nagmumotorsiklo. Ang dami ho eh, punong-puno yung right side ng mga, ngayon pag pinayagan na yan, yung public transportation, at pinayagan na yung angkas, lalong dadami po yan. Yung mga magmumotor, sapagkat labasan ho talaga yung mga yan, ha? At parang chaos ho ang mangyayari dyan. So kung may motor na mabilis ang takbo at may bisikleta, hindi kaya magkakabangga-bangga ang mga ito, no? Hindi kaya magkakasagian po yan. Iyon nga lang mga private cars na mga apatang gulong na sasakyan. At yung mga malalaking bihikulo, talagang hirap makipagsigitan yung mga motorsiklo. Tapos lalagyan mo pa ng may bisikleta.
Eh, may mga na-record na po dyan na may mga na-aksidente po naman, nagbibisikleta. Kaya dapat talaga, pag binuksan na itong bike lane, pag napunta na po tayo, at natapos na itong MECQ, itong Modified Enhanced Community Quarantine, at napunta na tayo sa GCQ, o General Community Quarantine, sigurado ho yan, dadagsa lalo ang mga tao sa labas, at pakilusin na muli yung ating Operation Linis Bangketa. Operation Alis Sagabal ho dyan. Dapat ipatupad na muli yung mga paglilinis, pag-aalis ng mga obstruction natin. Para kahit papano yung mga magbibisikleta may madadaanan at yung mga nagmumotor naman ay ilagay sa ayos ang pagtakbo na mga ito, sapagat sigurado ho yan, magdadagsa po yung ganyang klase ng mga transportasyon. Alas 5:54 na po ng hapon, dumako naman tayo sa Metro Patrol na si July Pudok. Metro Patrol. July Pudok, please come in. July? San si July? July? Ako, hindi nakapaghintay. Eh, Mayo pa lang kasi. May, June, July. Dalawang buwan pa. Naputol si July. Okay, babalikan natin si July. Balikan natin mamaya si July. Dito muna tayo sa ating mga tuwi-tuwi na binibigyan ho ng paalala sa mga kababayan natin. Okay na? Okay. July, Pudok. Come in, July. Yes, Gani. Oh, naputol tayo. Alam mo, hanggang ngayon, habang ako naglalakad dito sa aking lugar, dito sa may Verde Heights, no? Hindi pa rin matigil yung usapin tungkol doon sa ayuda, yung pangalawang chances ng yung tinatawag second na wave ng tranche. Oo. Eh talagang sabi nila, kailangan magkatotoo na to. Kasi marami umiikot sa mga barangay na sinasabihan yung mga residente dito na hintay-hintay lang, hinay-hinay lang at talagang darating yung mga nasabing ayuda para sa mga hindi nabigyan. Ang problema lang, baka mamaya, naging inyinas tugon na naman daw at palilista yung pangalan nila. Pagdating doon, wala na naman. Sana raw gani, maging patas na to at talagang tuloy-tuloy na. Kasi malapit tayo, isang linggo na lang, di ba? Babalik na sila sa trabaho. Ay, mga umaasa pa rin na ibang walang trabaho, na walang trabaho, ay umaasa pa rin sa nasabing ayuda na yan. At alam mo, nababahaga pa ako, samantala, ganyan, nababahaga ako na marami pa rin mga kababayan natin na nabang ako'y naglalakad, nakita ko yung mga face mask nila. Yung iba, tinatapon, yung iba, parang hindi na sila gumagamit ang face mask eh. At, wala na, wala na kasi masyadong, wala, July, wala na masyadong naniilta. Wala na masyadong nagbabawal sa kanila. Yung nga eh, may nakita nga ako, may mga Facebook na nagsalag sa kalye. Sabi ko, ba't kaya? Ako, nakita ko, may mga taong wala na mga Facebook. May magbawal man, eh minsan kilala rin naman yung mga nagbabantay ito, nakaganan nila. Yun nga eh, medyo lumuwag na tayo. Minsan doon sa nagpapatupad din eh, yung mga nag-i-implement din ng batas natin eh. Minsan maluwag, minsan sobrang higpit, minsan OA naman yung kanilang pag-i-impose nito. Eh, ang hirap dyan, gani, dapat huwag silang panigurado sapagkat hindi natin alam ang virus na, hindi naman natin nakikita. At bigla na naman yan na magkaroon sila ng nasabing mabigti na sila, na nasabing virus. Sana huwag naman. Sana sumunod na lang sila. Sabi ng Pangulo, lagi tayo magsuot ng face mask para makaiwas tayo dito sa COVID-19. Ito, Metro Patrol, July Pudok na Gula, thank you ng todo lakas, DWIC. Metro Patrol. Nanonood na sa Facebook Live natin si Delia Villarde. Sabi ni Delia, hello Sir Gani, good afternoon po and God bless. Thank you, Ma'am Delia Villarde. Si Chris Ong Arellano, magandang hapon po, Sir Gani, at sa lahat ng tagapakinig watching here in Giginto, Bulacan. Hi, Chris. Kumusta dyan sa Giginto, Bulacan? Ayan. Si Daniel Valdez, nandyan pa rin. Ayan, si Beth Samson, nanonood na ngayon sa ating Facebook Live. Salamat po sa mga taga-sumaybay natin sa ating social media online streaming.
Mga kaibigan, ay naku, ano man hong panahon, lalo pagkagaling ho dito sa mga virus-virus na naranasan natin ngayon, kasama na ho yung mga katawan natin ngayon na parabang tayo ay parang nananakit lagi ang katawan. Masakit ba ang inyong kasukasuan? Masakit ba ang inyong mga kalamnan? Meron ba kayong mga gout, arayuma o hindi kayo makatulog? Naku, eto ho ang rekomendado namin para sa inyo ha. Yamang Bukid, turmeric, 10-in-1 tea. Naku, ang sarap hong alternatibo. Kung kayo medyo sawa na ho magkape, eto maganda sa umaga. Yamang Bukid, ayan. Yamang Bukid, turmeric, 10-in-1 tea. Ito po'y luyang dilaw na nagpapalakas ng resistensya dahil sa taglay po nitong curcumin. Yan po ang nakakapag-enhance ng antibody responses ng ating katawan. Ngayon, tanong. Bakit tinawag na 10-in-1 ang Yamang Bukid Turmeric Tea? Sabagat, bukod sa turmeric, may sangkap ho itong siyam na iba pang herbs. Kagaya ng native luya, kaya medyo maanghang-anghang po ng konti yan. Ngayon, may kasama isangkap din po yung banaba, sambong, balunggay, pandan, lagundi, lemongrass, peppermint, at Gainura Procandins na pampablakas po ng resistensya ng ating katawan. Ito po yung iniinom ko lagi. Ha? Sa umaga at bago magprograma ay lagi pong ito ang nag-aalaga ng boses ni Gani Oro. Ang sarap po talaga ng hagod sa lalamunan. Tanggal yung nangangating-ating lalamunan ninyo. Pwede rin po sila magpa-deliver kung gusto nyo umorder. May delivery ho, no, na pwede nyong matawagan. Pagpa-deliver kayo at umorder sa Globe, kung meron ho kayo, kung Globe ang inyong cellphone, pwede silang i-text o tawagan ang Globe 0965-170-5681. At sa Smart naman, ilista nyo, Smart 0929-706-6039. Ayan. O kaya, kung meron mo kayong Facebook, pwede nyo i-click yung Yamang Bukid Turmeric Fairview. Ayan, okay? Ito po ang nag-aalaga ng boss natin at pampalakas ng ating katawan panlaban sa anumang virus. Magbabalik po ang ating programang On The Go sa DWIZ. Makalipas lamang po ang ilang sandali. Hanggang 6:30 pa po tayo ng gabi. Oras natin ngayon, alas 6 na po ng gabi. Sa DWIZ. DWIZ. At ngayon, nagbabalik ang On The Go. Alright, once again, magandang gabi na po sa inyong lahat. 6 na minuto na makalilipas sa ating alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating paghahatid ng ating public service and information program sa DWIZ. Ngayong araw ng Lunes, 25 na po tayo sa buwan ng Mayo. At ngayon nga po ay holiday dahil sa Eid al-Fitr, itong pagtatapos ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. Samantala, ang inyong likod Gani Oro, hanggang alas 6:30 po nyo makakasama ngayon sa paghahatid natin ng mga balita. Dito muna tayo sa mga balitang bago. On The Go! On The Go! On The Go! Mga balitang bago, hatid ni Gani Oro. Mahigit 53,000 na ang nag-apply para sa Balik Probinsya Program. Ito'y ayon kay NHA General Manager Marcelino Escalade Jr. ay 10 araw matapos buksan ang online application. 100,000 niya sa mga ito ay nakabalik na ng lalawigan ng Leyte. Samantalang ang halos 30,000 aplikante naman ay uuwi ng mag-isa. At mahigit 24,000 naman ang babalik ng lalawigan kasama ang kani-kanilang pamilya. Ipinabatid ni Escalada na namahagi na sila ng 10,000 application forms sa mga barangay sa Metro Manila para sa mga interesadong magbalik probinsya.
Kaya doon po sa mga na-lockdown dito sa Maynila na gustong makabalik na sa kanilang mga lalawigan, ang gagawin po ninyo, pumunta kayo sa inyong mga barangay, no? Sa inyong mga barangay secretary, kahit wala po si kapitan, kahit doon sa inyong mga barangay official po doon, sa mga barangay hall, at doon po kayo magpatala, doon po kayo magpalista. Inabisuhan na po itong mga barangay executives natin kung paano ipoproseso ang mga pangalan ninyo. Uunahin siyempre muna yung talagang may uuwian doon sa kanila mga lalawigan na inabot lang po ng lockdown dito. Ibigay po nyo ang inyong kompletong pangalan, direksyon at lugar kahit na hindi kayo residente sa lugar na yan. Kayo ngay babalik sa probinsya, aalis kayo eh. At iparating lang po sa amin kung may mga supladong barangay official na nilalapitan nyo at hindi kayo inaasikaso. Sabihin nyo po sa amin dito at nang sa ganun eh, ma-report natin yan sa DILG. Magandang gabi sa mga suki ng ating programa. Nakatunghay na po sina Edna Cortez, nanonood niya sa atin dyan mula sa Zaragoza, Nueva Ecija. Si Abraham Abraham Juicy Husi, listening and watching all the way from Riyadh Care Hospital Health Information Management Department. Thank you for bringing us the latest news, sabi ni Abraham Husi. Ayan. Si Christine Ong Arellano, maayos naman sir, gani may cases natin ng positive dito sa Bulacan, sa Central Luzon, mataas pa rin ang COVID positive. Pray na lang always. Si Adrian Abad, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, nanonood and nagbibigay po naman ng paalala na maging ligtas ang ating mga kababayan. Oras natin, 9 minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Ngayon nga po ay pinagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim ang Eid al-Fitr. Actually, kahapon pa ho nagwakas yan. Pero ngayon, deklarado pa rin ito bilang holiday. Nice nating itanong, paanong selebrasyon ang ginawa ng mga kapatid nating Muslim? Gayong kailangan ho, nasa bahay, ang mga kababayan natin. Hindi pwedeng pumunta ng mga moske, hindi pwedeng pumunta ng mga lugar dasalan, at bawal nga po ang mass gathering o any religious activities. Nasa linya po natin ngayon si Dr. Dimapuno Alonto Dato Ramos, ang spokesperson ng National Commission on Muslim Filipinos. Dr. Dato Ramos, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa iyo, Sir Gani Oro, at sa lahat po ng tagapakinig, no? To all the listeners of the DWIC. First and foremost, happy Eid al-Fitr po sa mga kapatid nating Muslim sa yes, ating bansa. Yes, Eid Mubarak po, sir. Oho. Pakibigyan kami ng konting idea dito sa inyong pagdiriwang Eid al-Fitr. Sa pagkaintindi ko, ito yung pagtatapos ng inyong month-long celebration po, o month-long na ang katapusan po itong Ramadan, ng pag-celebrate ng Ramadan, tama ho ba? Yes, magandang katanungan po yan, no, Sir Gani. Ang Eid al-Fitr po ay isa sa dalawang selebrasyon na ginagawa ng mga Muslim sa buong mundo. Mm. Ito ang pagtatapos po ng buwan ng pag-aayuno o Ramadan na tinatawag natin. Mm-hmm. Ang isa pang selebrasyon ay ang tinatawag nating Eid al-Adha, no? Ito yung tinatawag na Festival of the Sacrifice or the second of the two Islamic holidays celebrated worldwide each year po ito. No? Mm-hmm. So ito lang po yung dalawang celebrasyon ng mga Muslim sa buong mundo. Ayun. So, nag-fasting ho ba kayo? Kailan nagsimula itong fasting na ito at kailan nagtapos? Yes, nagsimula po tayo noong April 24 po. No? Dahil yun po yung nakita yung buwan, no? Yung tinatawag na Islamic Lunar Calendar. At ngayon din po, dahil sa Moonsighting Committee ng National Commission on Muslim Filipinos, ay nakita po nung isang araw, kaya po nagtapos po siya kahapon. Ngunit nagrekomenda po kami sa Malacanang, sa Office of the President, na gawin na lang ang holiday, national holiday, ito po ngayong araw na po ito. Oho. Meron hong kautosan ang ating AITF na dapat magstay tayo sa bahay. Kung yung mga nakikita nyo rito sa piniplay namin ngayon, ito yung usual ho ninyo na yung mga Muslim brothers ay pumupunta sa mga mosque ninyo. Paano hong naging sistema ninyo dyan?
Yes, usually po, no, Eid al-Fitr would have been celebrated publicly, no, with large mass gatherings and mosques filled with those who wanted to perform the Eid al-Fitr prayer as a congregation. Pero ngayong taon po, because of the quarantine that was not possible, even in areas where there was a low risk of getting COVID-19. So through our secretary, Syed Amin Pangaruan, nag-issue po ito ng public advisory prior to Eid al-Fitr, which addressed the many concerns of the public regarding the quarantine guidelines. No, itong advisory po stated that the public was advised to celebrate at home, sa bahay na lang po, and not to go to mosque for the prayer and khutbah, especially since the mosques have been ordered closed while the quarantine was still in effect. So yan po ang nangyari ngayon. In fact, there was also a joint initiative by the PCOO led by Secretary Martin Andanar and the UP Institute of Islamic Studies, wherein a televised Eid al-Fitr prayer in Kurba was done kahapon po yan at around 7 a.m. Mm-hmm. At naka-live telecast po ito on IBC TV13 at sa NCMF official Facebook. Maganda po ang kaladatnan po nito dahil positive ang feedback ng ating mga kapatirang Muslim. Dahil nag-i-stay na rin po sila, nag-pray po sila sa bahay at naka-televise naman po. Ayun, so nanood na lang sila sa TV? Yes po. Oo. Pero may sinasabing nag-propose na yung private gathering sa mga bahay na binubuo ng 5 o 10 ay dadaluhan na lang ito ikakandak ng imam ninyo. Nangyari ho ba yon? Yes po. Kasama rin po yun sa advisory ng ating mahal na secretary na kung sakasakali po ay mag-imbita na lang po ng imam, no, na kahit 5 o 10 participants po sa bahay na lang po yun. Yung iba po ay ginawa naman po. At yung iba naman po ay nanood na lang po ng televisor po. Oo, yun. Oh, sir, paano ho ninyo tinutulungan yung mga kapatid ninyong Muslim na ngayon ay na-lockdown sa kanilang mga kinaroroonan? Yung iba pa nga dyan ay nasa mga evacuation centers, lalo sa Marawi, no? Na hindi pa nakakabalik doon sa kanilang mga original na lugar ng kanilang tahanan dahil medyo hindi pa po tapos yung mga housing projects para sa kanila. Eh, paano ini-extend ng NCNF ang inyong pong mga tulong ayuda naman sa mga miyembro ng Muslim communities? Yes, magandang katanungan po yan, Sir Gani. No? Actually, Secretary Pangaruan, kung tutuusin, ay pumirma ipo ng office order creating the NCNF COVID-19 Task Force last March 27 po. Mm-hmm. It was through this that regional and field offices assisted the communities, specifically in the distribution of relief goods and burial assistance. At nakikipag-coordinate din po kami sa mga line agencies like the DSWD and the DILD, as well as the private donors on the provision of relief assistance. Mm-hmm. At present po, no, magtataka po kayo, around 100,000 beneficiaries po ang natulungan po natin nationwide. And early on, we also supplied guidelines to the DILD regarding po sa burial procedures for Muslims who had been died because of COVID-19, kasi nahihirapan po sila dahil sa ECQ ay hindi po sila makadaan sa mga checkpoints. Yan po ay natulungan din po ng National Commission on Muslim Filipinos, and in fact we also rescued 38 murids, no, yung mga Islamic scholars who were sent home from Saudi Arabia and were stranded in NCR because of the lockdown. Ito po ay tinulungan din po natin hanggang ngayon, at meron pong parating din po na almost 400 murid. So yan po ang mga nagawa po ng aming tanggapan. Ayun, maganda. At meron kayong direktang communication sa kanila. Sir, yes, meron ba kayong nais iparating sa ating mga tagapanood ngayon, lalo sa mga Muslim brothers ninyo, na mensahe dyan na mga hindi ko natanong? Yes, in behalf of the NCMF officials and employees, no, we wish to thank everyone who exerted an effort to help the communities even while on lockdown during Ramadan. So hindi po to napakahirap na trabaho, no, to let go of traditions, but I have to commend all the community and religious leaders who stood with the national government in ensuring that the Muslim Filipinos follow the guidelines. Tayo po natin na lumabag po to sa guidelines ng National Task Force. Tayo po ay tumutulong ang kamusliman sa Pilipinas. Ayaw po natin lumabag, at this is all for our benefit. And I pray that this calamity be resolved soon, and that our next Ramadan in Eid al-Fitr
will have less isolation and more goodwill among community members po. Maraming salamat po. Ay, Dato Ramos, nais ko samantalahin ang pagkakataon na mag-public service naman. Ano ho, baka kaya nyo pong sagutin ang tanong ng isang Muslim na ang asawa niya ay Muslim din. Na namatay na, no? At baka makasagot po yung tanggapan nyo ng NCNF. Maaari po ba? Yes, meron po tayong hotlines, no? NCNF hotlines. Kasama po yan sa kinreate po nating task force. Mm-hmm. At pakibigay na lang po. Pakitext na lang po, Sir Gani Oro. At mabigyan natin ng tamang lunas. Let's tingnan ho natin. Baka, nasa linya ho natin kasi si Havaida Abdulhaman, no? Tingnan natin kung paano po yung kanyang problema. At least ma-note na rin po ninyo, Dato Ramos, no? Yes po, okay. Yes po. Kami po ay willing po tumulong. Okay, Havaida Abdulhaman, nasa linya po natin. Hello, Havaida. Yes po, sir. Magandang yes, gabi sa iyo. Assalamualaikum, ma'am. Magandang natin din po, sir. Okay, nandiyan yes. Si Dato Ramos. Ang problema mo, Kamo, nabanggit mo sa amin earlier, na yung asawa mo ay namatay, at ang ano bang hinahabol ninyo ngayon bilang asawa ng Muslim, at ang nabanggit mo sa amin ay ikaw ay solong asawa naman na nangihingi ng benepisyo, pero may problema. Go ahead, ma'am. Alam niyo po, sir. Bali, November 21 pa po ako dito, sir. Bali, ang habol ko dito, sir, yung communication po ng asawa ko ni Sergeant Noah Abdulhaman po. Mm-hmm. Ngayon, sir, na-comply ko na po lahat, sir. Na nandito naman po lahat yung may kompleto na po ako. Ano po, birth certificate ng asawa ko. Mm-hmm. Kapatid ako, mga ano po, pati po yung mga sinuma ko, sinuma ng asawa ko. Then lahat po, sir, na nandun, walang iba, sir, kundi ako lang po, pati anak ko. Yes. Saan po kayo kumukuha ng benepisyo po? Anong tanggapan po? Anong tanggapan po? Saan po kayo nag-file? Sa adjutant po, sir. Sa adjutant po. Saan? Ng Philippine Army. Adjutant ng Philippine Army. Opo, sir. Ah, sundalo, ngayon, sir. Sundalo ho ba yung mister ninyo? Okay. Yes, sir. Sundalo po, sir. Engineering po. Ayun. Yes, wala naman pong problema dyan. Marami pong ganyan mga problema na pumupunta sa aming tanggapan, no? Anyway, kung pwede po sana, makuha ko yung numero, Sir Gani, no? Apo. At para masulatan po natin, no? Yung ahensya na kailangan po ng ating itong ginang na to. Oo. So, pagbigay na lang po yung numero at kami po ay action po dyan. Sige, sige. Havaida Abdulhaman, wag mong i-text namin sa iyo yung contact number ni Dr. Alonto yes, Ramos, ha? Okay. Opo, tapos para direkta ka makapagtanong at mayroong makapagbigay sa iyo ng advice at makapamagitan sila, sulatan yung adjutant na binabanggit mo. Kasi baka may kailangan pang mga document. Oh yes. Okay, natin. Sige Havaida, maraming salamat sa pagdulog mo sa programa namin. Sige po sir, salamat po sir. Ay, salamat, sana po'y matulungan. Okay, Dr. Dimapuno Alonto Dato Ramos, spokesman ng spokesperson ng NCNF, National Commission on Muslim Filipinos, sir. Happy Eid al-Fitr po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Alas 6:21 na po ng hapon. Tayo po ay nakakuha ng impormasyon. Nag-public service pa ho tayo. Thank you for viewing si Glenn Magtalas. Nanonood sa atin. Sana yung lumapit sa atin na inyong didulog sa amin, matulungan din natin yan. Si Attorney Mackie, maraming salamat. Si Abdul Fatah Ramos, Lodi, sabi niya. Okay. Attorney Maki, nice job, NCNF, sabi niya. And mabuhay kayo, sabi ni Glenn Buknoy Magtalas. Salamat din po sa inyong walang sawang pakikinig, pagsubaybay, at sana'y nakapaglingkod po ang programang On The Go sa DWIZ. Bago tayo magwakas, sapagkat 6:30 lang po tayo, o hanggang alas 6:30 lang po tayo pag-araw ng Lunes, balitaan muna tayo. On The Go! On The Go! Mga balitang bago, hatid ni Gani Oro. Umakyat na sa 14,319 ang kabuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 o coronavirus disease sa bansa. 14,319.
Ito yung matapos makapagtala ng 284 na bagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health sa loob ng 24 oras. Nadagdag naman ang 74 ang bilang ng mga gumaling mula sa sakit at kasalukuyan ng merong 3,323 na kabuuang recoveries. Samantala, umakyat naman sa 873 ang bilang ng nasawi matapos makapagtala ng 5 bagong kaso ng pagkasawi dahilan sa COVID-19. Full operational capacity na sa ilalim ng enhanced community quarantine ang ilang establishmento at papayagan na rin ang mass gathering na limitado sa mga serbisyo ng pamahalaan at authorizadong humanitarian activities. Sa ilalim ng bagong guidelines na inaprobahan ng IATF noong Mayo 22, hindi na skeletal force ang iiral sa mga pampubliko at pribadong ospital, health and emergency frontline service tulad ng dialysis centers, chemotherapy centers at iba pa. Pwede na rin in full operations ang manufacturers ng medical supplies, devices at equipment, agriculture, forestry at fishery industries, at delivery at courier service kung saan kasama ang damit, accessories, housewares at iba pang supplies. 50% operations capacity naman ang pinapayagan sa mga establishmento na nagbibigay ng essential goods and services. Media establishments at railway-related projects na accredited ng DOTR. Samantala, mananatili ang skeletal force sa mga printing press. Na-autorisado na rin ang BIR para mag-print ng accountable forms, repair and maintenance ng mga makina, kabilang na ang computers at household fixtures at real estate activities, bagamat limitado ito sa leasing activity lamang. Hindi pa, marami pa ang mga kumpanya, hindi pa matatawag na in full operations. Dagdag pang mga balita, oras natin, alas 6.25 na po ng gabi, big time ang pagtas ng presyo ng produktong petrolyo ang sasalubong bukas sa mga motorista. Nako, eto na po, bumabawi na. Nung nakalipas na mga linggo, ang baba ng gasolina, wala namang sasakyang halos tumatakbo. Ngayon, alam nilang marami nang gagamit, kaya nako, eto, may big time na pagtas po ng presyo ng produktong petrolyo simula bukas araw ng Martes. Bakit pa talaga natataon ng Martes? Ano? Tanggalin na kaya yung Martes natin sa kalendaryo natin para wag nang tumaas yung gasolina na yan. Kung magbabawas, kakarampot. Tapos kung magtaas naman, sige. Ang laki, tinaas . 2 piso at 10 sentimo ang inaasahang magdaragdag sa presyo ng litro ng krudo o diesel. 2 pesos, nakakaubo. 2 piso at 50 centavos o 10 centavos, 2.10 ang sa diesel. At 1 peso and 75 naman. Mas malaki ang itinaas sa kada litro ng gasolina, samantalang 2 piso at 45 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay bunga na rin ng pagbabawas ng supply ng mga oil-producing countries dahilan sa COVID pandemic. Si Abdul Fatah de Ramos, good job NCF. Okay. Nabasa ko na yan. Mamaya na yung iba muli. Sa iba pang mga balita, inidepensa naman ni Makati City Mayor Abigail Binay ang pamamahagi ng cash aid at kahit sa mga may kaya sa buhay sa Makati City, mga yayamanin. Kahit mga yayamanin daw doon, itumanggap ng cash aid. Ayon kay Binay, bukod sa taxpayers na rin ang mga ito, may mga matatanggap o natatanggap silang email mula sa mga condo residents na wala na rin pumapasok na pera sa kanila. Naniniwala si Binay na sa panahong ito ng pagtutulungan, maaari namang ibigay ng mga kayang pamilya sa kanilang driver o kasambahay ang natanggap na 5,000 pisong ayuda bilang tulong
o kaya naman ay pambili ng relief goods. Sa ngayon anya ay umabot na sa 128,000 residente na ng Makati City ang kanilang nabigyan ng tig 5,000 pisong cash. Alam mo, yung mga naninirahan po yan sa mga kondo, hindi lahat din may pera yung mga yan. Minsan, umaasa din lang sa kanilang sweldo yan. Yung mga malakas kumita nung panahon ng sila may trabaho. Ngayong walang trabaho, may malaki rin babayaran yan sa kanilang mga condo units. So, hindi mo masasabi talagang mga yayamanin yung mga yan. Yung mga siguro talagang mga malalaking negosyante na maraming sasakyan, malawak ang lupain nila, malalaking bahay. Bahay nila, ang kwarto ay 15. Ayun talaga yung talagang mga yayamanin kung tawagin. Yung mga may pera. Pero ngayon, bibihira ang talagang magsasabi ngayon na siya may pera. Ayan. Ang mga mayayaman lang talaga na yung iba hindi pa namimigay. Yun ang may salapi sa kasalukuyan. So with that, paalam na ho tayo sapagkat susunod po sa programa natin ang Connect Usapang Magkukuyang. Dahil Monday po ngayon, hanggang 6:30 lang po tayo ng gabi. It's bye-bye time! Salamat po sa inyong panonood, salamat po sa inyong pakikinig, salamat din po sa inyong pagsubaybay. Si Neng Absede de Leon watching from Paranaque, at si Neng Absede, si Edna Cortez nanonood po. Musta na po, asawa po ito ni Archie Almeda na dating anchor. Oh, si Edna Cortez. Yeah, yes, yes. Kilala ko si Archie. Pumanaw na na kasama natin sa media dati. No? Kumusta na? Kumusta na, Edna? And si Abraham, si Adrian Abad, si Chris Chong Arellano, and si Dan Jose Santiago nanonood sa atin ngayon. Beth Samson. Ayan. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa produksyon, sa ating technical side, Engineer Jeric Barreto. Sa news department, si Krista De Dios at J. Mark Dagala. Sa ating production side, ang ating production assistant, Isha Mariano. At si Jude Alabado sa ating SOCMED, o social media department. Ito po naman ang inyong lingkod, Gani Oro. Hanggang sa Miyerkules sa ating programang On The Go, every Monday, Wednesday, and Friday. Diyos marahin na banggi sa inyong gabos, mga Bicolanong nagdadaong sa tuya. Mag-ingat po tayo. Mabalos. On The Go sa DWIC.